Katapos ng inventory sa grocery, susunod ko na may flower shop. So, mga next week na yun. Pwede kitang tulungan sa grocery. Huwag na. Marami ang mga kasama ron. Tsaka alam kong pagod na pagod ka sa pagtatrabaho. Mabuti mong pahinga ka na lang. Sige. Sige. Louie? Pasensya ka na. Hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi ko natatanong sa ito eh. Ang alin? Si Donna. May nabanggit kasi siya sa akin na meron daw siyang alam na kapag nalaman ko, sigurado yung katutuwa ko. Pero hindi naman niya sinabi kung ano yun. Wala ba siyang nasasabi sa'yo? Louie? Wala. Wala naman siyang nababagay sa akin tungkol sa'yo. Hayaan mo, pag nakausap ko siya, tatanungin ko kung ano yun. Sige. Salamat na lang. Mag-ingat ka na lang sa pamamaneho mo. Sige. Tomorrow at 8, meron ka appointment with Mr. Sales. Tapos after that, you have a luncheon meeting in Makati. Donna, trabaho na yan ng sekretarya ko sa opisina. Kaya nga eh. That's why I'm thinking of firing her. Nagdodoble lang kasi yung trabaho namin eh. Alam mo talagang imposible ka. Babe, gusto mo nang... Anton? Anton? Salamat na lang. Anton, Esperanza, maiwan ko na lang kayong dalawa. Anton, ano pa bang ginagawa mo dito? Huwi ka na. Baka mamaya sundan ka na naman ni Donna dito, mag-iskandalo na naman siya. Ayoko na ng gulo. Gusto ko lang naman na magkausap tayo. Nasaan pa? Nahihirapan na ako sa kalagayan ko eh. Hindi ko na matiis si Donna. Kung minsan nga parang gusto ko nang sumabog. Kamali ka na taong pinuntahan. Wala akong magagawang tulong para sa'yo. Kailangan ko lang naman ang pagsabihan ng sama ng loob. Anton, hindi ka na bata para mangailangan pa ng nanay na makikinig sa'yo. Kaibigan ang kailangan ko. Marami akong ginagawa. Kulang ang oras ko para makinig sa mga problema mo. Pero pag si Louie, isang yaya lang sa'yo, tumatango ka na agad. At ano naman ang pakialam mo sa akin, ha? Noong magsama ba kayo ni Donna, nakailam ba ako sa inyong dalawa? Hindi, di ba? Kaya ngayon, inaamin mo na may relasyon nga kayo. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, Anton. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo kung hanggang saan ang pagkakaibigan namin ni Louie. Alam ko kung hanggang saan. Higit pa doon, Esperanza. Dahil pumayag ka na ibahay ka niya. Sabi ko na nga bang hindi ka makakatiis na hindi makipagkita sa babaeng yun eh. Walang yaka talaga!
Pwede ba tumigil ka na? Naririndi na ako sa'yo. Ikaw pa ngayon ang naririndi sa'kin? Ako na nga itong niloloko mo? Anton, ano bang pinakain sa'yo ng esperansang yan? At hanggang ngayon, hindi ka pa makaalis sa anino niya. Anton. Anton, I love you. More than anything else. More than my life. Huwag mo naman akong ganitohin. I don't deserve this kind of treatment. Walang makakaago sa'yo sa akin! Akin ka lang! Akin ka lang! Tama na. Pag hindi ka tumigil, iiwanan kita. Gagawin ko lahat just to make you happy. Please, Anton, huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan. Salamat. I'm worried about you, Esperanza. Sabi sa akin ni Christy, bago ka na pumasok, kagabi ka parang niiyak. Nagkasagutan kami ni Anton. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa buhay namin. Mahal mo pa rin ba siya? Hindi na kami para sa isa't isa. Kailangan ka ba? Naglalasing ka. Papaantok lang. Hindi naman kita maalok dahil baka ikaw pa malasing. I'm sorry. Sorry for what? Nalaman mo na hanggang ngayon si Anton pa rin ang mahal ko. Your last life. You win some, you lose some. Hindi naman lahat makukuha mo eh. Kahit anong gawin mo. Kahit pa siguro taya mo ang buhay mo. Just too bad. Kung anong pinamimiti mo, yun hindi mo pwede kunin. Louie, kung may magagawa lang ako, kung pwede ko lang sanang turuan ang puso ko kung sino dapat niyang mahalin, noon ko pa ginawa. Esperanza, alam ko hindi pwedeng turuan ang mga puso natin. Dahil kung pwede, noon pa man, tinuruan ko na ibali ang nararamdaman ko sa'yo sa iba. I love you, Esperanza. Sa Manalope. Masaya pa rin akong
Masaya pa rin ako tumama sa'yo. Lilo, huwag ko ibigay sa kanila. Gusto ko dito. Pakinig ka sa akin. Gagawin namin ito hindi dahil sa hindi ka namin mahal. Pero hindi ka namin may paglalabang kay Sandra. Paalam mo naman yun. Tsaka, matatamay ko lang naman sa mga hirap namin. Hindi ka lalaki ng maayos dito. Hindi ka namin mabibigyan ng magandang buhay. Hindi ka namin mabibigyan ng magandang kinabukasan. Hindi naman yun ang gusto ko eh. Gusto ko makasama ko kayo. Sa piling ng mga ampun sa'yo, mabibigyan kayo na ng magandang kinabukasan. Wala na si Kuya Tonyo. Kung mawawala pa kayo, hindi na ako mangangarap. Wala na akong pangarap. Wala kwenta ang buhay kapag walang pangarap. Wala nang kwenta buhay ko. Dito lang isipin mo. Pag nakatira ka na sa kanila, sikapin mo maging maganda ang buhay mo. Nangyari yun. Bumalik ka. Maghihintay kami sa'yo. May ipapangako mo ba sa akin yan? Sabi ng Nanay Esther mo? Benta natin ngayon, no? Hindi ka kasing umingiti, eh. Laking naman dyan! Siguro mas mabuti, Christy, kung ituloy ko na lang yung leave ko. Mabuti pa, eh. Yan ang gawin mo. Pagkatapos natin mag-inventory. Hi, girls! Hi, sir! Tama-tama, no, pasarap pala kayo. Halika, mag-dinner out tayo, tapos Manutensine, may magandang palabas ngayon. Ako, tama-tama po yan. Para makaalis naman po itong kaibigan ko. Good. Louis, pagod kasi ako eh. Gusto ko nang makauwi para makapagpahinga na ako. Sorry. Anong nangyayas kay ligan mo? Wala naman siya nababanggit na problema sa akin eh. Pero siguro naiisip lang niya yung nangyari sa kanila ni Anton. Donna, if you really love Anton, let him go! Huwag pagpilita sarili mo sa kanya. He doesn't deserve your love. Bakit ba gustong-gusto mo magkahiwalay kami ni Anton? Dahil hindi kayo bagay. Siya mismo nagsabi sa akin na he doesn't love you the way you love him. Dad, pwede ba? Huwag mo na nga kaming pakialaman. Donna, ayoko masaktan ka sa bad ng huli. So ngayon pa lang... No! You're not doing this for me. You're doing this for Esperanza. Gusto mo magkabalikan sila ni Anton. Ikaw ang nananakit sa akin, Dad! Donna! Hindi mangyayaring gusto niyo. Hindi makukuha ni Esperanza si Anton. Not until I'm dead, Dad. Tell me, Anton. Saan ba akong nagkulang sa'yo? I tried to treat you the best way I can. Ikaw lang ang lalaking sinilbihan ko. Niyukuhan ko. Ikaw lang. Wala kang pagkukulang. Ako, Donna.
Ako ang may pagkukulang sa'yo. Pero pinipilit ko namang punan yun eh. Pinipilit kong suklian ang pagmamahal na ibinibigay mo sa'kin. Magtulungan tayo. Ibalik mo ang pagtitiwala mo sa'kin. At pipilitin kong tuparin ang mga pinangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Magtulungan tayong matupad yun. Donna, pati ka pa nakabihis. Maliliit na ako sa appointment ko. Mukhang masama yata pakiramdam mo, ha? Eh, kung huwag ka na lang kaya sumama sa akin, total meeting lang naman yun, tsaka wala kang gagawin dun, eh. Hindi, hindi. Sasama ko. Sandali. Sige na, mag-bihis ka na. Sa'yo? 10-12, bali, 35 pesos po ang isa. Excuse me, Esperanza. Kailangan ko na mauna umalis kasi kailangan kong ma-deliver yung mga halaman bago tanghali. Oh, sige. Magkita lang tayo mamaya. Okay. Sige. Ito naman ang mga roses namin. Magkano naman ang per dozen? 30 pesos lang, ha? Ah, sige. Bigyan muna ako ng 1 dozen. May titingnan muna ako. Ah, sige pa. Ako nang bahala dito. Hi, Esperanza. Kung nagpunta ka dito para tignan si Anton kung nandirito siya, wala siya. No. Hindi naman siyang pinunta ko rito eh. Ikaw. Kung kailangan mo sa akin. Ano to? Nagpa-check up ako sa doktor. Buntis ako. Magkakaanak na kami ni Anton. Thank you.